Hi, hello, good morning once again. Welcome to my channel, Lolang Pandit Adventures. This day, this time, biyahe na naman ang Lola Pandit. Pupunta sa Chilamsi, Capron. Marami pa kami pupuntahan. Please don't forget to subscribe, follow, and like Lola Pandit Adventures. Ciao, mamaya po, see you later. Second stop namin to kasi break, nagla-lunch yung iba, tapos toilet, tapos yung iba nasa restaurant, pero yung iba nasa bus dahil pwede naman kumain. Nakakasulo. Wala kasing sandwich. Sa kadalas-dalasan, hindi ko alam kung naiwan ko o nasa maleta. Pero yan. Yung iba, ando doon. Doon yan, sa dikit ko dyan, sa restaurant. Dyan, naglalansin. Ako may baon naman ako. Kasi yung iba, walang baon. So, malapit na kami sa aming hotel. Check-in muna. And then, magbo-boat ride kami. Tapos, pupunta kami ng Sigmund Club. Okay, bye! Hi, everyone! Hello! Andito na kami ngayon sa Capron. Ngayon, mag-check-in muna kami. And later, saka kami magbo-boat ride. Ang ganda ng place, mga kapandit, yan. Ang ganda, mataas ang bundok. Na, tingnan natin ang katuligran. Oh, samahan nyo ako. Diba? Ayan yung bus namin. Yung aming hotel ay House Patricia. Pero yung ano, hiwalay-hiwalay kami, hindi kami sama-sama sa aming apartment. Kasi marami kami, marami din naka-check-in. Kaya yung pangalan ng aming apartment, yung pangalan ng hotel namin ay House Patricia. Ito ay House Tirol. Ito yung Capron.
hahanapin pa namin. Nandito kami sa Capron ngayon. So, guys, samahan niyo ko. Tingnan natin. Okay. Hi guys, maglalakad kami kasi iba yung aming house, iba yung apartment namin. Dito daw kami sa bandang unahan, sa House Patricia. Ang ganda ng lugar, nakaka-in-love. Lahat ng mga lugar na napupuntahan, lalo na dito sa parte ng Salzburg, talagang maganda kasi nagtataasan ang mga bundok. Yan, tinawag kami. Ewan kung bakit. Wow, iahati daw kami. Eh, gusto namin maglakad, pero tinawag kami kasi nasa isang kanto pa. Alam niyo naman, masipag kami maglakad. Oh. Ayaw nila kaming paglakarin. Ah, ibibigay lang nila sa amin yung aming susi at yung aming card na pass para mamaya. Eto, natanggap na namin. Sasakay kami mamaya. Hi guys! Narito na kami sa Pension House Patricia. Akala namin, oh, yun! Akala namin, yun yung malaki. Yan. Yung malaking yan. Eto pala siya. Eto pala siya, oh. Eto pala siya. Ito sa tabihan ito. Nakikita niyan. Yan. Yan pala yung aming apartment. Parang ang luma. Pero yan. Yan, oh. Yan ang apartment namin. Ito mo. Oh. Magaganda, ang dami dyan, magaganda, oh. Magaganda. So, ay, hindi pala to. Hindi pala to. Akala ko, ito yon. Yung pala nga, yung malaking yon. Sabi namin, it's a prank. Pero totoo nga, hindi yon. Ito pala, yan yung malaking yan. Wow. Ayan, no? Yung kita nyo yun, akala namin yun, hindi pala yun, pero maganda naman din pala. Check-in kami! Meron siyang maliit na kusina. Kahit na dito sa sopa. Meron siyang sopa. Sana, sa may kainan. Ayan, bundok ang panorama. Ito yung bed. May double bed. Saan ka, At double bed. Sa double bed, hindi ako dyan makahinga doon sa liit-liit na yun. Hindi ako makahinga doon. Tayong dalawa, pinakamatanda. Yes, tayo. Yes, tayo. Tabi nyo lang tayo, babe. Ayan, ang panorama. Ang ganda-ganda, guys. Kasi bulubundukin. Wow. Sige na, mamaya naghihintay yung driver namin kasi paalis na mag-check-in na kami. Okay, ciao. So, guys. Balik na uli. Andito na uli kami sa harapan. Andito na uli ako sa harapan ng House Peron. Dito kami ngayon sa Capron kasi akit kami uli ng bundok. Tingnan niyo yung mga apartment. Ayan. Ang gaganda. Ayan o. Oh. Himik, malinis na lugar, bulubundok. Ayan, ang adventure, panibagong adventure ni Lola Pandit ang
manhik na naman sa bundok at nagkaroon na naman ng mga bagong kakilala kasi every time na aalis or adventure diyan ka magkakaroon ng bagong kaibigan, bagong kakilala, hindi lang to show the places na pinuntahan kundi yung pakikisama sa mga bagong kakilala at pagkakaroon ng bagong kaibigan. So hello guys, narito na kami ngayon, magbo-boat sailing kami at andyan na yung sasakyan namin. Okay. Kasi kailangan namin hintayin ang sikap ron at meron siyang dancing fountain. Wow, ang ganda. Thank you.
誰かをずっと呼んでいる。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めている。